Wagwan guys! Welcome back to my channel, Wagwan Vlog Channel! Guys, sa video na ito ay papakita ko sa inyo kung paano maglinis na isang technical drafting pen. At yung lilinisan natin ngayon is Staedtler Marshmatic 1.0 technical drafting pen. At guys, kung makikita nyo na nandito tayo ngayon sa kitchen ay dahil sa paglilinis ng isang technical drafting pen ay kailangan talaga ng tubig. At guys, umpisahan na natin! Sa paglilinis ng isang technical drafting pen ay kailangan natin ng cotton budge, tissue, tapos dalawang washing bowls. So nilagyan ko na to ng tubig yung dalawang washing bowls natin, a piece of clean cloth or kahit anong cloth guys, basta malinis lang. Tapos ito may backup din akong clean cloth. So guys, unang-una is kailangan natin yung i-dismantle yung parte ng technical drafting pen. Along the way sa paglilinis natin ng technical drafting pen ay kailangan din natin ng running water kasi para mapabilis natin yung paglilinis ng technical drafting pen. So yun, sample lang yun guys. So mamaya papakita ko yan sa inyo. So unang-una guys ay tatanggalin natin yung either body or yung cap. So depende na yan sa inyo. Ikot lang kasi may thread yun. So ito yung body. Tapos yung pangalawa nating tanggalin is yung cap. So yun guys, ito yung ink reservoir natin. Ito yung feed tube cover natin. Saka ito yung nib feed tube, nasa ilalim yan. So una, tatanggalin ko yung ink reservoir at kailangan lang extra careful tayo kasi may ink pa to. So papatayo ko muna daw dito kasi tatanggalan natin yan lahat. So ito na yung natira, feed tube cover, saka yun sa ilalim, feed tube. Since mahigpit yung talaga yung pagkakalagay ng feed tube natin sa feed tube cover, so hindi natin matatanggal, gamit lang yung kamay. So maghingi tayo ng tulong sa body natin. So yung body kasi sa itaas, mayroon tong parang wrench, hexagonal shape siya. So tapos yung feed tube natin is para din tong hexagonal nut shape. So para matanggal to ng maayos natin, gagamitin natin to. So ganito lang, pasok mo yan, saka ikot. Extra careful lang din, baka umaapaw na ink. So extra careful lang. So yun, pwede na natin itong tanggalin. Since naghanda tayo ng tubig, ilagay muna natin to dito. Tapos ito rin, ilagay muna natin to sa tubig, hugasan muna natin bago natin kunin yung retaining cap. Ito yung retaining cap. So guys, medyo mahirap yung part na to kasi gagamit tayo ng running water. At saka, para mapabilis din natin yung paglilinis ng isang technical drafting pen. So guys, kunin ko to. Bali ito yung feed tube cover natin, saka ito yung feed tube natin, saka yung ink reservoir natin. So saka kunting ingat lang din kasi may, lalo na pag may ink pa sa loob, ito yung pinakamahirap na part sa paglilinis talaga ng technical drafting pen. Yung ink reservoir natin, pwede na to. Feed tube cover, pwede na rin to. So yun guys, yung pinaka-iingatan din natin, itong feed tube natin kasi sa loob nito, makikita natin yung pinatawag na cleaning pin. Saka ito yung sinasabi ko na pag hindi ka talaga nag-extra careful sa pagtanggal ng cleaning pin at saka yung pagbalik nito, may posibilidad talaga, malaki yung posibilidad na mabalik yung cleaning pin niya. At saka, hindi na yan pwede.
So guys, kailangan na talaga ingatan. Yung una, kukunin natin yung retaining cap. Yung retaining cap, ito yung nagre-retain pala, hindi matanggal yung cleaning pin niya sa loob. Yun. So ito yung cleaning pin niya, guys. Linisan natin. Guys, advice ko lang, ito yung cleaning pin natin. So, bali ito yung nagdadala ng buhay sa isang technical ducting pin. Kung mabali ito, guys, wala nang buhay yung technical pin mo. Kailangan palitan talaga ng bago. So, guys, para sa akin, pag maglilinis na kasi ako ng technical pin, lalo na sa point 1 saka point 2, hindi ko to tatanggalin sa feed tube niya. So, ito yung feed tube. So, bali itong cleaning pin, nakapasok yan dyan. So, sa 0.3, medyo delikado, 0.3, 0.5, 0.8, or 1.0, pwede ko pa itong tanggalin. Kasi medyo, yung pin niya, medyo makapal pa. Pero guys, advice ko lang sa inyo, pag maglilinis kayo ng 0.2 saka 0.1, kung pwede lang, huwag nyo itong tanggalin sa feed tube. Kasi mahirapan na kayong magbalik doon. Kasi napakaliit talaga yung pin. Mas maliit pa siya diameter ng hairline. So once pagpasok mo doon sa point 2 o point 1, napakaliit talaga. Mahirapan ka talagang maipasok pabalik. Huwag nyo na lang itong tanggalin talaga. Advice ko lang yun. Point 3, point 5, pataas, pwede pa yan. So guys, initially, nalilinisan natin yung mga parte ng technical pin through running water. So ngayon, hindi talaga maiwasan yung dumidikit na mga ink sa mga parte niya. Lalo na to. Tingnan nyo, sa ink reservoir, may dumidikit pa. So, dito na natin yun magagamit yung ano natin, cotton buds. So, pwede mo lang itong basain. Tsaka, linilisan mo. So, yun lang. Napakasimple lang. Para lang matanggal yung mga dumidikit na natitirang ink. So, yun. So, napaka-effective nito, guys. So, ito. Pwede na to. Tsaka, yung feed tube cover niya, sa ilalim dito, mayroon pa yung dumidikit. So, gagamit din tayo ng cotton buds. Una dito sa thread niya, sa labas. Dito hindi na medyo importante yung paglilinis, pero kailangan pa rin linisan natin yung thread niya. So dito guys, sa loob. So tingnan nyo, umiitim pa. So ibig sabihin, yung dumidikit doon na ink sa ilalim. Pwede mo kahit gamitan mo ng force para matanggal talaga yung dumidikit na ink. Pwede. So babad muna natin. So yung paglilinis ng technical ducting pin guys is medyo mahirap, pero kailangan mong linisan talaga, kasi either pag hindi mo malinisan, pangit yung kalalabasan ng drawing mo, or either hindi gumagana yung technical pin mo. So ito guys, yung mga estudyante dyan or yung mga nagtatrabaho na gumagamit ng technical ducting pin, malaking tulong to sa inyo sa paglilinis ng technical pin. So yun. So yung isa naman, yung cap. Yung cap kasi may dumidikit din to sa ilalim. So kailangan din natin yung gamitan ng cotton buds. At saka guys, additional info lang. Halimbawa pag ibabad nyo yung mga parte ng technical pin for maybe 2 or 3 hours, pwede kayong gagamit ng lukewarm water o maligamgam na tubig. Kasi para ano yun, isa yun sa nakakatulong sa pagpalambot na dumidikit na ink sa ilalim. So guys, ito na yung huli natin na linisan ng cotton buds, yung ano niya, feed tube. So, extra careful lang din sa ilalim. Pagkatapos nito guys, itong feed tube na to,
may papakita ko sa inyo na medyo tricky na idea at napaka-epektibo para sa akin. Ito yung ginagamit ko dati sa nag-aaral pa ko. Huwag kayong gumagamit na mainit talaga na tubig ha, kasi hindi natin alam, kasi plastic lang to. So pwedeng matunaw to. Pag mainit talaga na tubig yung gagamitin mo, ano lang, maligam-gam lang. Tamang-tama lang. So pwede na to guys. So guys, ito na yung pinaka-tricky na idea ko sa paglilinis ng isang feed tube. Napaka-epektibo talaga nito guys. So, yung gagawin nyo lang is lagyan nyo ng kunting tubig sa ilalim, saka hipan mo, parang humihip ka ng balon. Tapos pag lumalabas yung tubig dito sa pinaka-tip ng nib niya, tapos maganda yung hindi putol-putol, ibig sabihin malinis na to sa loob. So ito yun guys, sana makita nyo to. Pero napaka-epektibo nito guys. So nakikita yung tubig lumalabas. So ibig sabihin malinis na to sa loob. So make sure lang wala nang ink sa itong parte na to. Otherwise, kung may ink ba yan, parang kumakain ka ng nokos. Guys, biro lang ha. Pero totoo naman talaga yun. So kailangan walang ink dito sa parte na to. So guys, okay na to. Dito mo malalaman talaga na wala na bumabara o dumidikit na ink sa ilalim ng video. So pwede mo na tong lagyan na yung cleaning pin natin. So guys, susunod na part sa paglilinis ng technical dusting pin natin is yung pupunasan natin at papatuyuin natin. So ito, dito na natin yun magagamit yung tissue. Tsaka gamit pa rin tayo ng cotton buds. Kasi yung sa ilalim na meron pang mga tubig, so yun, yun ang gamit sa cotton buds din. Maraming gamit yung cotton buds. Okay. So dito na tayo gagamit ng cotton buds para matuyo yung ilalim. Hindi naman talaga 100% na tuyo yun sa ilalim, pero at least ma-minimize natin yung tubig sa ilalim. Kung gusto mo talaga na matuyo yung sa ilalim talaga, totally matuyo, then after ng pagpunas nito, pwede mong muna ng 2 or 3 hours para sigurado matuyo talaga. Pero para sa akin, pwede na to. So itong dumidikit, hindi na to medyo importante. Kasi yung importante talaga sa loob, malinisan natin ng maayos sa loob. Saka yung cap din natin. Yun. Saka yung body natin sa loob. At pwede na tayong i-assemble natin ulit guys. At saka yung pag-assemble natin is kung ano yung huling tinanggal mo sa parte ng technical dusting pin, yun din ang una nating ilagay. So ano yung huling tinanggal natin is yung cleaning pin saka yung feed tube niya. So ito din yung una natin i-assemble. So kunting ingat lang din. Tapos yung retaining cap natin. So i-shake mo lang konti. Kung may marinig ka na tunog, ganitong tunog, ibig sabihin wala nang barado na ink sa ilalim. Malinis na talaga. Ito yung pwede nating tandaan pag maglilinis tayo ng technical dusting pin. Tapos yung pangalawa, yung feed tube cover natin. Yung feed tube, ilagay natin, isauli natin sa feed tube cover niya. Ganito lang. So, yung paglagay ng feed tube, kailangan higpit talaga. So, kanina, gumagamit tayo sa body. Ito, yung parang range niya sa itaas. Kasi kailangan higpitan talaga. Otherwise, kung hindi yan na medyo normal lang yung pagkakahigpit, dito umapaw, dito dadaan yung mga extra na ink
dito sa ano, ito, ito. So kailangan ano talaga, higpitan lang talaga ng maayos. So yun, pwede na. Kung maglagay kayo ng ink guys, kailangan hanggang dito lang. Kasi otherwise, pag pinupuno nyo yun, itong area na to, itong parte na to, papasok pa yan sa feed tube cavia natin. So paglagay mo, tapos puno to ng ink, aapaw yan. So yun ang kailangan nyo din bantayan. At saka, pag hindi puno, paglagay mo sa ink reservoir sa feed tube, may matitirang hangin sa loob. So, medyo apektado din yung performance ng technical pin mo. So, kailangan talaga, at least, i-fold mo lang talaga yung paglagay ng ink. So, guys, ilagay ko na yung ink reservoir natin. Saka, yung body. At, yun. Guys, dito na yun magtatapos yung paglilinis natin ng technical drafting pin. At sana may natutunan kayo nito at malaking tulong to sa inyo. Libawa sa yung mga estudyante ngayon, architectural, engineering students, or yung mga kaibigan natin or yung mga kababayan natin na gumagamit ng technical pin sa trabaho nila. Malaking tulong to sa inyo. At guys, maraming salamat sa panonood nyo at don't forget to like, share, subscribe and press the notification bell para updated kayo sa mga sunod na video content ko. Guys, maraming salamat. Adjourn. Woo!